Ano naman po yung mga senyales na marami ng bulate ang isang bata? Very good question. Ayun. Yan, common yan sa Filipino, especially during the pandemic, napakadaming tumatawag sa akin. Number one, nakikita nila na nagkakamot ng puwet yung mga bata. Oo. So, hindi lang to, hindi lang siya sa mga class A or class D, kahit yung mga, yung mom, yung lola nga tumawag sa akin, kumakamot ng puwet. So, yung number one cause po niyan ay bulate. Pwede natin ipa-check yung kuko niya or scotch tape swab, kasi usually pinworm yun. Tapos, hindi niya matake na sa subdivision naman daw, tapos nung pandemic, inasa house lang, paano nagkakaroon. So, it can happen. Kasi, especially yung pinworm, may ano pa pala siya. But usually, pag ang pinworm ang cause, usually halos lahat ng pamilya yan nagkakaroon. Kasi, pag nasa bed yan, minsan pumapasok yan sa bed sheet. Pag iginaganon yung bed sheet, nai-inhale siya, may inhalational pa. So, usually pag ang patients ko ay problem nila ay nagkakamot ng puwet usually sa gabi kasi yan 10 p.m. to 4 a.m. sila kinakamot ng puwet nila. So, buong pamilya na tinitreat ko, tapos kakausapin ko yung lola, kasama ka na rin ha. Kasi para din malinis natin. Kasi kung hindi, magpapatest muna tayo ng bulate, ng stool mo kung talagang meron. So, usually, ganun yung mga symptoms. Nagkakamot ng puwet, usually sa gabi. Yung iba naman, diarrhea. May iba akong patient na diarrhea yung presentation, tapos yung second episode ng diarrhea, grabe yung daming nawawas na bulate. Parang spaghetti. Yun yung mga roundworms. So, talagang ang dami-dami. Diarrhea. Tapos yung iba naman, constipation. So, minsan, constipated sila, tapos hindi na ma-explain na constipation, tapos nagda-diarrhea after. Tapos usually sa tiyan yung manifestation, sa iba malaki yung chan. Malaki yung chan, ang iba bloated. Tapos yung bloated sila, tapos yung iba, yung ang lakas kumain, hindi naman tumataba. Tapos ang laki-laki na lang chan, ang lakas kumain, tapos hindi tumataba. Kasi naubos na pala ng bulate lahat ng kinakain niya. Tapos other manifestations, yung iba, nag-grind ng teeth. Kasi merong mga anecdotal reports na yung mga batang nag-grind ng teeth, especially pag may pinworm, may mga other manifestations nag-grind yung teeth. Ayun, question, pag-isipan nyo rin, oops, pwede kayang bulate to. Tapos yung iba naman, anemia. Anemic na, maputla na sila, maputla na yung mata. Kasi yung mga hookworms na tinatawag, nag-hook kasi siya sa intestines natin. So pag-hook nila, kinakain niya yung blood. Kaya yung ibang manifestations ng mga bata, anemic sila, maputla na, tapos na-diagnose ng iron deficiency anemia. Yun pala, may bulate, di ba? Kasi napakakawawa. Oh. Yung iba, hindi nakakatulog sa gabi. So, nagkakaroon na rin ng poor school performance. Hindi nakakatulog sa gabi Yun na pala, bulate lang yung reason. Kaya nga, yun yung napakalungkot Kasi nga, ang taas-taas ng rate ng bulate natin nationwide based on studies, kasi may gumawa kasi ng studies sa RITM and DOH na lahat ng mga places sa Philippines, may mga other places na chine-check nila yung bulate, tapos napapansin nila na more than 20% yung prevalence. Kaya na pag more than 20% na, hindi na kailangan magpapastool exam, yun na yung tinatawag na may mass drug administration, nagbibigay na ng para sa bulate nationwide. Okay, yung pong doktora, pwede rin ba yan mangyari sa matanda, hindi lang sa bata? Ay, opo. Yung especially anemic yung na pala siya, anemic na pala siya. The reason why she's anemic, dahil maraming bulate na yung kanyang katawan. Is it possible also for adults, doktora? Yes, may mga adults din kami na may mga hookworm. Pero yung most common na bulate sa adult is yung pinworm. Kasi yung inhalational sila yung pag-ana ng veggie, tapos nahawa sila sa mga bata. So, maraming adults na nagre-reklamo na makati yung puwet nila. Kaya, para sa ating mga kababayan, pag narinig nyo to, pag napansin nyo medyo makati na rin yung puwet nyo, it's either manghingi na rin kayo ng pampurga sa health center, or ipa-check nyo na rin yung anak nyo, or i-check nyo kung ilan kayong kumakati yung puwet.